balitang boxing, ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Sa April 16, magtatapat si Nayor Dennis Ugas at Errol Spence Jr. para sa unification ng WBA, IBF at WBC welterweight belts. At para nga sa labanang ito, sinabi ni former two-time welterweight champion Sean Porter sa panayam sa kanya ng Fight Hub TV na puring-puri niya ang last performance ni Nayor Dennis Ugas kung saan tinalo niya si Senator Manny Pacquiao. Siya raw ay napakatalino sa laban na iyon. Pili ang kanyang suntok at maayos niyang napuntos-puntosan ang fighting senator. Pero iba raw itong si Spence kumpara kay Pacquiao, kaya napakagandang laban. At may interesting din na pahayag si Porter. Dahil ayon sa kanya, sa tingin raw niya, nasa top 3 ng welterweight si Ugas at nagtatalo sa top 1 sina Terence Crawford at Keith Thurman. Well, ito po ay opinion mula sa isang fighter na nakalaban na sina Terence Crawford, Errol Spence Jr., Nayor Dennis Ugas at Keith Thurman. Samantala nitong March 26 doon sa Dubai, nangalampag sa international boxing scene ang taga Agusan del Sur na si Miel Fajardo nang ilang beses niyang pabagsakin at pagkatapos italunin via second round TKO ang previously unbeaten 17-0 at isa pong world-rated fighter na si Agustin Mauro Gauto. May komento nga lang ang mga tao sapagkat bakit halos puro kaliwa ang ginamit ng ating pambato. Pero bago natin sagutin ang katanungan na iyan, panoorin muna ninyo itong ibinahagi sa ating video ni former Philippine at regional champion na si Dan Nazareno. Ang video pong ito ay mga 3 linggo bago ang laban sa Dubai. Kung mapapansin ninyo, walang benda ang kanan ni Miel. Ayon sa ibinahaging impormasyon ng todo suporta sa Team Fajardo na si Nazareno, may tama ang kanan ng batang boksidor gawa ng isang sparring session. Kaya sa laban kontra kay Gauto, hindi buo ang arsenal ni Fajardo. Kaya naman daw niyang isuntok ang kanyang kanan, kaso dahil nga hindi pa talaga gumaling ng 100%, mas umasa muna siya sa kanyang kaliwa. Pero ganun pa man, pinatunayan niyang sapat na ang kanyang isang kamao para dumisgrasya. Nasabi nga rin sa atin ni Nazareno na ngayon ay isa ng international trainer. Nang subukan daw niyang ipads itong si Miel, abay parang mababaklas daw ang kanyang kamay dahil sa lakas ng kanyang hook. Dito naman tayo sa balita mula doon sa Japan. Sumalang na sa press conference ang Japanese monster na si Naoya Inoue para sa kanilang rematch ni Nonito Donaire na gaganapin sa Japan ngayong June 7. Ayon nga sa pahayag ng Unified Bantamweight Champion, sa kanya umanong isip ang rematch kontra kay Donaire ang best fight para sa kanya ngayon. Kahit nga raw walang belt na nakataya, isa lang ang sinisigurado niya at yon ay ang talunin si Nonito. Hindi umano interesado sa record o titulo si Inoue. At dahil nga rin daw nakadalawang panalo na naman si Donaire matapos matalo sa Japan, na motivate raw si Inoue. Kaya giit ng Hapones na magpo-focus siya kay Donaire, hindi sa belt o kung ano paman. Prodigy, balita, Pinoy, Pinoy, boxing, Prodigy.